Ang tagal ko pong hinintay ito. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Napanood ba ninyo yung pag-endorso ng PDP kay Philip Salvador para tumakbong senador sa darating na 2025 midterm elections? A party nominee in the next election. I'm referring to that endorsement of the National Executive Committee which was unanimously approved with the inclusion of Mr. Philip Kuya Epe Salvador as senatorial candidate to join our three re-electionists in the 2025 senatorial election. May I ask before that Mr. Moderator, resolution be approved? First I'd like to acknowledge the reading of the resolution by our section. Secretary, please. As mentioned by Secretary Lambino and as passed last March 20, 2024, Resolution number 34 entitled Nomination of Mr. Philip Salvador to be part of the PDP 2025 Senatorial Lineup be approved. I strongly second the resolution of the National Council for the inclusion of Mr. Philip Salvador for the 2025 senatorial election is being presented to this council for your approval. Any objection? Hearing none, may we request now, Mr. Moderator, may we request our candidate to be Mr. Philip Salvador to give us a few words. Dili oy. Mayong gabi kaginyong tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Ang sabi nga niya, ang tagal ko pong hinintay ito. Ibig sabihin ba nito, hindi ka choice. Kinakailangan mo pang maghintay ng matagal bago ka ma-endorso ng PDP na wala ng laban? Kasi, kung ikaw ay qualified talaga, noon ka pa pinili. Pero ngayong wala yatang gustong pumasok na kandidato sa ilalim ng PDP, eh kailangan ka nang kunin. Ano nga ba ang nagawa nito si Philip Salvador para maiboto ninyo, senador? Una, nasuportahan niya ba ang anak niyang si Josh na anak niya kay Chris Aquino? Inamin ni Chris Aquino, ang sabi, I have been solely financially responsible for Kuya's upbringing, referring to Josh, for most of his life. With that, Chris reiterated that there's no point mentioning Philip, alluding to the fact that he has long since chosen not to be involved in their son's life. So pinili mong hindi maging ama kay Josh. Sabi nga ni Chris, parenting requires effort. And it's a choice on how involved you'll choose to be. Choice mo kung pipiliin mong maging parent sa anak mo. So paano mong masasabi na pwede kang maging public servant kung sarili mong anak hindi mo sinuportahan? Sabi pa nga ni Chris, to clarify, we don't communicate and he has no active role in Kuya's Josh life. Oh, bakit hindi mo man lang pinansin ang anak mo? O bakit naging ganito ang relasyon mo sa anak mo kay Josh? Hindi ba dapat na sinusuportahan siya? Ang sabi pa nga ni Chris ay malamang hindi mo siya minahal dahil kahit sa campaign ni Senator Bongo ay ginagamit niyo siya bilang joke. At indirectly ay naaapektuhan itong si Josh dahil lumalabas na si Josh ay bunga namang ng iyong panloloko. Paano nga bang nag-joke itong si Senator Bongo? Gusto ko lang pong i-introduce to ito si Ipe. Si Ipe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit adopted father?
Kasi po, nag-iwan siya ng apat na anak sa Davao. Hindi ho, totoo yan. O, naniwala naman kayo. Nababayan ko kayo, huwag kayo maniwala. Naloko mo nga si Chris Aquino! Hey! Birthday niya ngayon! Birthday niya ngayon! At saka hindi ko siya niloko kahit kailan, minahal ko siya. Oh. Oo naman! Kumado ka! Oo! Kung hindi mo niloko, whistle ka nga. Pagbihira ka naman, whistle lang. Pahihirapan mo pa sarili ko. Sige. Okay. Kantahan mo na lang sila. Sinungaling kaya tayo. Gusto nyo ba kumanta ako? Mga kababayan ko! Sa kaisang pelikula nila ni Chris Aquino, kung saan niya nakilala tama. Yung nandito ako. Tama. Saan niya nabighani? Hindi naman. Puno. At saan niya naloko si Chris Aquino? Hindi ko niloko si Chris! Kung hindi mo niloko, kantahan mo. Ang dami kayang revelation dito ni Chris Aquino. Sinabi pa nga niya na nagkaroon ng relasyon si Philip Salvador sa isang aktres habang sila ay nagsasama pa. Hindi ba't nakasuhan ka rin ng estafa ng dati mong karelasyon na si Christina Castillo? Nakilala rin bilang Christina De Sena. Buti na lang na-dismiss ito dahil hindi napakita nung nagreklamo yung mga tamang dokumento para ikaw ay mapakulong niya. Ang sabi sa kwento, ikaw at ang iyong kapatid ay kumuha sa kanya ng $100,000 para sa isang investment. At hindi na nga yata na ibalik ang pera. Ang sabi nga ng korte, kailangan ma-dismiss yung kaso kasi hindi nga na ipakita yung mga dokumento na totoong nakapaghiram ka ng pera dahil itinatanggi naman ito ng iyong mga kapatid. Pero syempre, minsan iisipin mo, kapag ka magkarelasyon kayo, magpipirmahan ba kayo ng utangan? Marami kasing hindi, lalo na pag in love. Well, anyway, let's give him the benefit of the doubt dahil na-dismiss naman ang kaso ng estafa, dinismiss ito ng Court of Appeals. Ang tanong lang naman natin, saan ba abala itong si Philip Salvador? Meron ba siyang negosyo? Meron ba siyang ibang pagkakakitaan? O siya ay kasakasama lang ni Senator Bongo? So ano ba yung qualifications mo? Ikaw yung nagsabi na hindi ka abogado, hindi ka doktor, ikaw ay artista, at ang maibabahagi mo lang ay ang pagsisilbi sa bayan? Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Eh, teka lang. Saan ka ba nagsilbi? Kailan ka ba nagsilbi sa bayan? Kailan ka nagbigay ng ayuda mula sa sarili mong bulsa at galing sa sarili mong pagod? Hindi yung sumasakay ka lang sa ibang mga politiko habang gumagawa sila ng constituency work or habang sila ay nangangampanya. Sana ipakita mo naman, Philip Salvador, yung mga sinasabi mong pagtulong at pagsisilbi sa bayan. Na magkasama kami ni Senator Bongo, may eleksyon o wala, serbisyo sa mga Pilipino ang ginagawa ni Senator Bongo. Kasama po ako, kaya alam ko. At noon pa man po, nagseserbisyo na rin po ako sa mga Pilipino. Hindi po ako nagmamagaling. Kay Senator Bongo po, marami akong natututunan. Kasi ang nakikita natin sa Facebook ay yung pagsama-sama mo lang kay Senator Bongo, na parang ang papel mo ay alalay ni Senator Bongo, na dating papel naman ni Senator Bongo kay Pangulong Duterte. Yun ba ang gusto mong pamarisan? Ang dating alalay ay senador na? Dating alalay ni dating Pangulong Duterte na si Bongo ay senador na? So ikaw ngayon na alalay ni Senator Bongo ay dapat maging senador din? Yung pinagsasabi mo kasi, yung mga sinasabi mo kasing pagtulong sa kapwa, hindi pa namin nakikita.
Lumalabas kasi dito, eh nakikisakay ka lang. Kay Senator Bongo sa tuwing siya ay pupunta sa iba't ibang lugar, gumagawa ng constituency work or malamang advance na pangangampanya na. Kung constituency work ito at official leave ito, malamang ang gamit na pondo rito ay pondo ng bayan. So kapag nakikisakay ka rito sa mga pinupuntahan ni Senator Bongo, pagtulong ba ito? Eh ang pondo dyan ay galing sa bayan? So anong nangyayari rito sa tuwing sasama ka kay Senator Bongo, nakakalibre ka ng pangangampanya gamit ang pondo ng bayan? Yan ba yung sinasabi mong public service? Kung meron pa naman, Mr. Philip Salvador, ipakita mo naman na yung pagtulong mo eh hindi galing sa ibang politiko, kundi galing sa puso mo, sa bulsa mo, at walang ibang sinasakyang politiko. Sinabi mo pa, kung mahal ninyo, si PRRD, ikaw ibibigay mo ang buhay mo para kay PRRD. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si PRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Pambihira, parang script sa pelikula lang ang binitawang salita nitong si Mr. Philip Salvador. Handa kang ibigay ang buhay mo kay dating Pangulong Duterte? Nasabi mo ba yan sa anak mong si Josh? Mas mahal mo ba ang dating Pangulong Duterte kaysa sa sarili mong anak? Yung ganitong mga klaseng linyahan, mag-isip-isip tayo kung totoo ba. Eh, teka lang, sino bang balak mong pagsilbihan? Ang taong bayan ba o si PRRD? Lumalabas dito ang tunay mong intensyon. Hindi para talaga sa bayan, kundi para sa isang tao lamang. Na handa mong ibigay ang iyong buhay. Hindi ko nga yata nadinig na handa mong ibigay ang buhay para sa bayan. Natatandaan mo rin ba nung namutawi sa iyong bibig na yung mga basher o naninira kay PRRD? Ano ang hiling mo? May hiling ka eh. So anong mga ini-expect nyo ngayon sa... Ikaw unang beses mo dumalo sa Sona? Hindi, lagi ako na sa Sona. Yung pangalawa lang na... Hindi ka nagpakita? Naiiwan ako sa labas eh. Ah, okay. So anong mga expectations mo for today? Una natin siyempre tanungin si Kuya Ipe. Ang idol namin ni Kuya Bayani. Well, simple lang. Ginagawa naman ng pangulo natin ang lahat. Para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Oo. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po. Ito ba yung hiling mo? So, ito bang klaseng ganitong tao ang dapat na maging senador? Kapag ka binatikos, ipapanalangin na kunin na ni Lord? Pag-isipan natin at pag-isipan din sana ni Mr. Philip Salvador. Masarap mangampanya, nasa stage, lagi ka nagsasalita. May pasigaw-sigaw pa ng kaunti. Kasi ba tinanong ko siya? At ang pagbago tinatawag ni Mr. Atitibo, ikaw naman partner, sabi niya sa akin, ilang taon na ba tayo umiikot ng buong Pilipinas? May eleksyon o wala, nagbibigay ako ng serbisyo sa mga Pilipino. Sino ba ang kasama ko palagi? Hindi ba ikaw? So ikaw ay ipintibong nagsaservisyo din sa mga Pilipino. Yun po ang ibig sabihin ng ating sinabi. Pero yung totoong obligasyon at trabaho bilang senador, baka hindi mo pa alam. Baka naman gusto mo lang habulin kung ano yung estado ng mga kaibigan mong si Senator Bong Revilla at saka si Senator Jinggoy Estrada. E tandaan natin, mga nakasuhan na rin yan ng plunder. Baka naman gusto mo ring humabol. Totoo naman na nakakaingit minsan na maging senador. Imaginin mo, meron dyan. Tatlong araw lang nagtatrabaho. Yung dalawang araw, pwede lang pumunta kahit saan.
pwede na magtrabaho sa ibang kumpanya. Naaasikaso ang kanilang mga business. May perks pa tuwing mga kampanya or, I mean, constituency work. Eh, libre. May pondo galing sa bayan. Saan ka pa? May pork barrel pa. Ang laki ng budget sa mga pag-travel. Oh, sana hindi lang yan ang nanaisin ng mga kakandidato ngayon. Sana totoong paglilingkod sa bayan. Kasi ang nangyayari sa inyo, kapag nahalan na kayo, lumalabas, kayo na yung hari. Sana matuto na tayo kung sino ang pipiliin natin mga leader sa susunod na eleksyon. Hanggang dito na lamang. Ako po sa Tony Claire Castro, ipapala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Oo. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat po.